What's up guys, no? Kamusta kayo ngayon? So bali, pasensya na kayo kung hindi ako masyado nakapag-vlog nung nakaraang araw kasi nga wala na ako maisip na content, pero dahil nabuhay na ako ng loob para sabihin sa inyo na ipagpapatuloy ko pa rin yung aking channel para sa pangarap natin na sakaling may monetize tayo is makatulong tayo sa mga mahirap, no? So, meron akong content ngayon na talakay na kahit papaano ay malaman nyo kung paano manligaw sa bahay na walang hiya, yung hindi ka mahiya po. So paano ba maging malakas ang loob po, no? Ibibigay ko lahat sa inyo kasi naranasan ko to, and ito yung kunting experience ko na isasabihin sa inyo para kahit papaano meron kayo matutunan paano ang tamang panliligaw sa isang babae kung talagang mahal mo siya. Pakita sa kanila na kung gaano natin sila kamahal, di ba? So, let's go. Simulan na natin. Number one tayo. Nakaporma. Ito yung pinakamahalaga na gagawin mo kapag ikaw ay nanligaw sa isang babae, no? Dapat pakita mo na malinis ka tingnan. Dapat yung buhok mo nakagupit. Dapat yung balbas mo nakaano din yan, nakashade. Dapat yung pormahan mo, dapat yung mga damit mo hindi kupas, dapat bago. Kung babagay sa'yo, okay na yun. Basta makita ka nilang malinis sa unang pasok mo pa lang sa pinto, makikita na nila na okay kang tao. Okay ka at hindi ka mukhang dugyo tingnan. Dapat sa nililigawan mo, may pakita mo sa sarili mo na ano ka, na malinis ka tingnan, mabango ka. Dapat gawin mo lahat yun, magpabango ka. Gusto mo, ibuhos mo na yung pabango mo. And then dapat, ganun dapat ang gawin mo. Ayusin mo ang sarili mo para kahit papaano pag nanligaw ka, malakas ang confidence mo na gawin yun. Para hindi ka matataranta o hindi ka mahihiya sa sarili mo na bakit ganito ako, dugyot ako, ganyan, no? Parang hindi mo ma-enjoy yung sarili mo na ganun ka. So dapat maporma ka. Yun lang, number one. Number two, malakas ang loob. Ito ang pinaka-importante, no? Na bago ka pumasok sa bahay nila, dapat malakas ang loob mo. Ito na nga sinasabi natin na dapat maging malinis ka sa sarili mo, maporma ka, para pagpasok mo sa bahay nila, malakas ang confidence mo na pumasok sa bahay nila. Dapat laksan mo yung loob mo, huwag kang matakot. Isipin mo, wala ka namang ginagawang masama. So, ipakita mo lang sa kanila na totoo ka. Ipakita mo sa kanila na totoo ka sa anak nila na nililigawan mo at hindi ka nahihiya. Ipakita mo sa kanila na seryoso ka. Huwag kang magpakita ng hiya. Yung, alam mo yung feeling na magtatago ka kasi nahihiya ako na ganyan. Dapat sa bawat hakbang ng paa mo, isipin mo na itong pagkakataon na to na nanligaw ako ay totoo ako at seryoso ako. Isipin mo sa kada lakad mo ay isa itong pangarap para sa buhay mo na gusto mong maabot, na gusto mong maging kayo. Ito yung tunay na ito yung tunay na pagmamahal ng isang babae na dapat mong gawin. Pero dapat ipakita mo sa magulang nila at sa nililigawan mo is malakas ka, malakas ang confident mo, malakas ang loob mo. Yun lang. At naman sa number 3, magmano. Ito ang pinaka-importante na gawin mo sa mga magulang nila. Na pagpasok mo pa lang sa bahay nila, pagpasok mo pa lang sa pintuan, sabihin natin nakaabang ka pa lang sa pintuan, magmano ka na agad sa magulang nila. Kasi pag nagmano ka sa magulang nila, ma-appreciate nila na mabait ka. So dapat totoo ka. Dapat ipakita mo sa kanila na nirerespeto mo sila at ginagalang mo sila bilang magulang, at dahil doon makikita nila na totoo ka sa sarili mo. Dapat dapat ipakita mo rin talaga sa kanila na tunay yung nararamdaman mo sa anak nila at tunay yung pagmamahal mo sa kanila, sa anak nila, 'di ba? So dapat ka maging tunay. Yun ang gustong-gusto ng mga magulang. At yun ang din ang gusto ng isang nililigawan mo na, ay, itong lalaki pala na to, napakabait. May respeto sa magulang ko. At yun ay
yun ay maaabot mo ang pangarap mo na maging kayo. At sa number 4, nakasmile. Ito rin ang dapat mong gawin kapag nakaupo ka na, nakapagmano ka na. Sabihin natin, andun ka na sa loob ng bahay, no? Na dapat pag kinausap ka, dapat pagpasok mo pa lang sa salubungin mo na sila ng ngiti. Huwag mo silang salubungin na nakasimangot, kaya baka anong isipin nila na ano ba tong tao na to? Suplado, 'di ba ganyan? Dapat nakangiti ka. Hindi naman yung ngiting plastic ah, dapat yung totoo. Dapat yung ngiti mo is ngiting tagumpay ba? Kumbaga masaya ka na masaya ka sa pamilya nila, na masaya kang nakapasok sa kanila, na tinanggap ka nila at pinapasok, buti pinapasok pa, 'di ba? So dapat lagi kang nakangiti sa bawat kakausapin ka. Dapat enjoy mo yung sarili mo na sa kanila ka, at enjoy ka na makita rin silang masaya para sa'yo. Number 5, behave. Dapat pag kinakausap ka ng magulang nila, dapat pag kinakausap ka din ng mga kapatid nila, ayusin mo yung ano, yung kilos mo. Dapat normal lang, dapat kumbaga kung nasa school ka, dapat behave ka, huwag kang pasaway. Dapat makita nila na hindi ka malikot, hindi ka yung para kang bulati na kung saan-saan ka makakapunta, kung ano-anong ginagawa mo habang ginakausap, para kang kitikiti na kung ano-anong ginagawa mo, na para kang basta para kang siraulo na kung kakausapin ka, para kang tulig, no? Sabat, dapat hindi ganun, dapat behave ka. Ipakita mo sa kanila na behave ka at totoo ka, na hindi ka siraulo pag kinakausap na lumilingon na kung saan. Huwag ganun, dapat ano lang, dapat steady ka lang. Number 6, huwag kabahan. Dapat pag kinakausap ka, huwag kang kakabahan. Dapat tuloy-tuloy lang yung mga linya mo, o tuloy-tuloy lang yung mga sinasabi mo kapag kinakausap ka. Kasi once na kinakabahan ka, parang hindi mo alam kung saan, anong sasabihin mo. Pangit na ganun, dapat totoo ka. Dapat kung ano yung sasabihin mo, galing sa puso, no? Dapat tuloy-tuloy lang yung mga sasabihin mo. Dapat hindi pa balang, dapat ano ka, dapat tuloy-tuloy lang, bahan. Huwag kang kabahan, yan ang talagang importante, no? Number 7, eye contact pag kinakausap. Ito rin ang pinaka-importante, no? Kapag kinakausap ka rin ng kuya at mga magulang nila at ate, dapat eye contact ka pag kinakausap. Hindi yung pag kinakausap ka, nandyan lang po yung bahay namin. Hindi ganun. Dapat pag kinakausap ka, eye contact, tumingin ka sa mata rin nila, no? Dapat hindi ka nakikipag-usap na nakaharap ka kahit saan-saan, no? Parang ang pangit naman ng ganun, no? Kahit ako yung kausapin mo, mabubuisit ako sa'yo, eh. Dapat eye contact lang, no? Number 8, pansinin si ate at si kuya. Ito rin ang pinaka-importante, no? Na habang nagsasalita sila, or habang sabi natin, habang nagsasalita yung magulang nila, dapat kausapin mo din yung kuya nila. Kamustahin mo, kuya, kamusta ka na? Ate, kamusta ka na? Para kahit papaano naman, di ba, na makuha mo yung atensyon nila. And then, kahit papaano, kahit ako naman eh, kunyari, may nanligaw sa kapatid ko, kinausap ako. Siyempre, gagaan din ang loob ko sa iyo na komportable ako na ganyan. Ay, okay tong lalaki na to. Maganda to, pakisamahan. So, basta dapat, ano ka, dapat, kung nyari, may kuya na hindi nakakapagsalita o hindi ka iniimikan, dapat ikaw umimik, kasi hindi yung dapat na, ano ka, pachusi, gusto mo ikaw iniimikan, ano kasi raulo ka ba? Dapat ano ka, dapat malakas ang loob mo na makipag-usap sa kanila kahit hindi ka naman kinakausap. Kahit hindi ka papansinin, okay lang yun, kasi ma-appreciate naman nila na okay ka ng lalaki para sa mga kapatid nila. So, yun o. Naintindihan mo. Number 9, huwag kang tahimik. Dapat, pag kinakausap ka ng magulang nila at ate at kuya, dapat, pag tinanong ka, sumagot ka ng maayos, no? And then, dapat, pag nawala na sila ng kwento sa'yo, ikaw naman ang magkwento. Huwag kang tahimik. Huwag kang feeling artista na dapat lagi na lang sila magtatanong sa'yo. Dapat ikaw din magtanong ganyan, kamusta ka na, kamusta po kayo dito tita, okay lang, ganyan. Diba, dapat ganun yun. Kamusta po kayo dito sa bahay nyo, then tanungin mo,
na ilan po kayo magkakapatid, tita, ganyan. No? Tapos ilan po yung anak nyo, tita? Kamusta yung pamumuhay nyo dito? No, ganun, dapat maingay kayo. Dapat huwag kang tahimik. Dapat hindi ka mawawala ng ano, ng kwento sa kanila. Kung ano mga dapat mong tanungin para sa kanila. Yung hindi naman nakakasama, dapat yung tanong mo is masagot nila, and then dapat hindi sila malilito sa mga tinatanong mo. Dapat maiintindihan nila, no? So yun lang. At yun lang guys, no, sana nagustuhan niyo yung video ko na ito, no? So shoutout ko kayo kung sakaling may gusto kayong mga tanungin sa akin, kung ano yung mga tips na dapat sabihin nyo lang, ano lang kayo dyan sa comment section, no? Dapat mag-comment lang kayo kung ano yung mga dapat kong gawing content, dapat sabihin nyo sa akin kung ano yun, at gagawin ko ng content lahat ng mga sasabihin nyo. So kung bago lang pala kayo sa channel ko, no, so balik, please subscribe and pa-like na lang din, and comment na lang din kayo sa ano ba. Thank you. Pakishare na rin din po sa Facebook. Punta na lang kayo sa Facebook account ko, sa IsmartGid, no? So, Wajid TV sa official page sa Facebook, no? So, magkita-kits na lang tayo, guys. And then, God bless. Mag-ingat kayo ngayon sa panahon ngayon ng quarantine, no? So, God bless. Mag-ingat kayo. Thank you.